Nakapagitna sa mga regular na bigas na ito, nakasalansan ang 147 sako ng NFA rice. Alam mo po, tulad po ng paniliwanag ko. Sa di kalayuan, naroon ang 46 na sako rin ng NFA rice na wala ng laman. Natatnan din ang negosyanteng may control umano sa warehouse. Inaresto siya nang wala siyang maipakitang papeles. Depensa niya, binili niya ang NFA rice sa ilalim ng Farmers Incentive Rice of Fair Program, kung saan pwedeng bilhin ang 25% ng bigas na ibinenta ng mga magsasaka na katransaksyon ng NFA. Hindi ko masasabi na violation yon, kasi yung mga NFA na yon, binili namin sa fair, sa mahal ng mga magsasaka, na yung mga magsasaka, binibigyan ng karapatan ng NFA na makabili at maibenta sa mga pribadong negosyante. Pero paglilinaw ng NFA, kahit binili sa ilalim ng fair program ang mga bigas, kinakailangan pa rin magpakita ng dokumento magpapatunay na lehitimo ang pagbili sa mga ito. Pag ikaw ay nag-claim ng iyong fair, yung incentive mo, unang-una meron ka dapat official receipt that you paid for that. Kasi hindi naman libre yan eh. Pagdating sa bodega, bibigyan ka ng bigas, but may kasama pa rin yung isang resibo, which is a warehouse tax issue. Kung yung tatlong yun wala, ibig sabihin, anon, mukhang illegal ang pagkakuha mo. Sa pag-imbak pa lang niya ng NFA rice sa warehouse niya, may violation na yun. After we get the other evidence from, like for example, from NFA, definitely we are going to file charges. Sa tatlong warehouse naman sa Iligan City, nadiskubre ang nasa 50,000 sako ng bigas. Wala itong lisensya mula sa NFA. May nagbigay sa atin na ano dito, nakita natin itong dalawang bodega. So tinignan natin ito, ang daming rice. Itinanggi ng isang trabahador na nagtago sila ng bigas. Bukod sa Biyernes pa lang daw dumating ang mga ito, nakatakda na rin daw itong ibenta. Noong namang September 23, nasa bat ng PCG ang 23,000 sako ng smuggled na bigas na isinakay sa tatlong motorsiklo sa isang pantalan sa Zamboanga City. Pero apat na araw lang ang nakalipas, biglang nawala ang mga ito. Nadiskubre ang mga ito sa tatlong magkakahiwalay na bodega sa lungsod. Ayon sa PCG Zamboanga, dokumentado ang pagtanggap sa mga bigas, kaya nakapagtataka kung paano ito nadala sa mga bodega. Paniwala naman ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco, may anomalya sa hanay ng customs. Sabi ni District Customs Collector Attorney Liceo Martinez, napapansin ko rin na pag nawawala ako rito, nagkakaroon ng ganyang mga pulilyaso. But I really have to be in Manila at times. I do not want to point fingers at this time. Hintayin ko ang investigation na gagawin ng NPI. Sabi ng gobyerno, isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas ay bunsod ng pag-hoard o pag-iimbak o pagtatago ng rice stocks. Sa ilalim ng Republic Act 7581 o ang Price Act, isang uri ng iligal na paraan ng pagmamanipula ng presyo ang hoarding. May parusa itong pagkakakulong ng hindi bababa sa 5 taon at hindi higit sa 15 taon at pagmumulta ng hindi bababa sa 5,000 piso at hindi higit sa 2,000,000 piso. Pagka may hoarding, wini-withdraw nila ang supply ng produkto sa market. So, that is na mag-create ng artificial na shortage o artificial na mababa na supply sa market. And therefore, they can command price. Sa ngayon, bubuo ang Department of Agriculture ng isang National Anti-Hoarding Task Force. As soon as we are able to form the team, we will conduct intensive and extensive inspection of all warehouses all over the country. Sa Bacara, Ilocos Norte, walang hoarding na nangyayari. Pero maraming magkasaka ang umaaray sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na ginagamit nila sa makinang gaya ng thresher. Ang diskarte nila ngayon, mano-mano ang paghampas at pag-apak sa mga palay. Sa gitna naman ng mataas na presyo ng commercial rice, sabi ng DTI, magkakaroon ng imported rice na ipapako sa 30 pesos kada kilo. Kinausap na raw nila ang mga supermarket. Ang hinihiling namin sa kanila, mag-issue sila ng undertaking. It's like a guarantee or commitment na bibigyan sila ng permit to import. If they will guarantee, they will undertake to sell that product, yung bigas, at 38 pesos. Pinag-aaralan na ito ng dalawa sa pinakamalaking supermarket chain sa bansa. John Consulta, GMA News.